At kaugnay naman po ng kontrobersya sa Dengvaxia vaccine, nakakausap po natin dito sa Studio Live si dating Health Secretary Janet Guerin. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga. Welcome to Unang Hirit. Okay, ito pong linawin natin kasi ito pong Lunes matapos po yung pagdinig nga sa kamera, may mga ilang magulang po, mga mothers, no, ang talagang sumugod sa inyo, kinumpronta kayo dahil sa kanilang pangamba. Ano po yung inyong naramdaman noong mga panahon na yon? I commiserate with the parents. Siyempre, masakit po talaga, no, kung namatayan ka ng anak. Pero ang ikinalulungkot ko, pagkatapos po noon at kahapon nga, nakausap ko sila, nag-apologize sila sa ginawa nila, at nalaman ko na hindi naman pala sila namatayan ng anak. Kundi yung iba doon dahil yung may mga kamag-anak sila o kakilala na na-injectionan ng dengue vaccine, ando doon yung kaba. At yung sila nga parang pinapatawag sa public attorney's office, ang dami nilang naririnig, mas lalo silang nininerbyo. So, I told them that I understand, at sabi nila, sino po ba yung mga totoong doktor na dapat namin pakinggan? We decided to continue communication and coordination with their group at pakikinggan nga nila yung mga doktor na magsasabi sa kanila, ano ba yung dapat namin pangambahan? Ano ba talaga yung naging disclosure ng Sanofi? There was a statement made na para bang this was instigated, para bang sinadya na para pasugurin sa inyo. Kayo ho ba naniniwala kayo na talagang merong gumagamit nito? I would leave it to the public to judge. No? Pero alam naman po natin na maski sinabi na ng World Health Organization na sa 19 countries na gumamit ng bakuna at ngayon patuloy yung 18 countries, wala naman pong namatay. And they were very clear in saying that the disclosure said the possibility of severe dengue has been classified to grade 1 and 2. It does not lead to death, severe shock, or bleeding. Okay, ito naman kahapon lang dun sa hearing po, ano, nagtanong po si Senator Gordon na dun sa inilabas niya na email sa ninyo daw, ano, dito sa FDA na nagpa-follow up kayo dun sa Certificate of Product Registration para sa Dengvaxia. Ano ho ba itong sinasabi na to? Kasi parang baka ito daw eh pampipressure galing sa inyo. The way he was reading the email, kasi parang pinapatapang niya, isang question lang ang sinabi ko, is there a probability na marirelease yung CPR? Kasi yung December 2 na yon, nagkaroon ng meeting nga, mga courtesy call ng mga opisyalis kay Presidente. Siyempre, matatanong ako, eh kung wala namang Certificate of Product Registration ang bakuna, ang isasagot ko noon, it is useless to discuss it at this point of time. Yung pangalawa naman, December 18, nagtanong ako, when will it be released? Kasi alam ko in the process na. Ba't ako nagtanong ng ganun? Kasi may proposal ang program na humingi ng savings. Eh kung hihingi ka ng savings, dapat may CPR na lalabas. So tinanong ko lang yun, but I mean, the FDA person, the permit underwent, the CPR underwent 11 months and 6 days. Pero sabi nga nila, ang timeline daw talagang parang mabilis. In the standards of government procurement or whatever na sinasabi nila, kapag lalo na pagdating sa pagbibigay ng pondo, paglalabas ng pondo para sa taong bayan. Ang timeline po kasi na pinakita is a distorted timeline. Dahil ang sabi nga namin, iba yung timeline ng FDA kasi separate agency yon. Iba naman ang timeline ng program directors, iba naman ang policy direction, iba naman ang Office of the President. So sinasabi niyo talagang hindi minadali ito? Hindi siya minadali, at there is an integrity management report done during the time of Secretary Ubial. Tatlong beses po yun inulit. The record speak for itself. Hindi siya minadali. It went through the proper protocol. Lahat naman po kasi naging efficient kami sa Department of Health. Yung bang may timetable na sinusunod. Speaking of protocol, is it protocol na matatawag dun sa isang empleyado po ng RITM, I think it's Rosario Capending, na commissionin, no, mismo nung mag-o-offer ng produkto nila, in this case, Sanofi Pasteur, no, sa Dengvaxia, at binigyan siya, no, tumatanggap siya for 6 years ng 40,000 pesos for the study itself. Sa pagkakaalam ko kasi, the Research Institute of Tropical Medicine is allowed to accept grants. At meron doong mga trialist, one of the most sought after is Dr. Capending. Pero alam ko, ang daming bakuna na isa siya sa principal investigators. But that result, sa pagkakaintindi namin, having worked with many vaccinators, it will not really affect the result personally. Dahil yung mga pinipili ng mga principal investigators, eh meron yung proseso. And like Dr. Capending kasi, it goes through, I think, 23 or 36 trialists. Pero bakit may bayad? Di ba trabaho naman nila yon para masiguro dun sa mga taong bayan? Bakit kailangan tumanggap ng bayad
dun sa nagpapa-secure ng kumbaga permiso sa gobyerno. Yun nga po nagkaroon ng confusion. Uh-oh. Akala kasi nung iba na sila ang nagra-grant ng permit, RITM. Hindi no, po, FDA po yun. But the result that they're gonna give eventually will have an effect on the permit, right? I think it will be better for RITM to answer pero, the question. Nga po, pero sa palagay ng bilang dating health secretary po. Sa experience ko kasi, RITM, kinukuha yan ng lahat ng mga multinationals to help them do the research. At doon, they hire Filipino researchers, hindi lang po Sanofi, kundi lahat po yun. Parang, it's a technical expertise that the Philippines offer. Mm-hmm. Kasi kung Pilipinas ang magbabayad ng gobyerno, that will be disadvantage to us because it's a private product. Okay. Lumabas din po doon sa mga nakaraang pagdinig sa Senado na parang sinasabi, hindi pa talaga ready, no? O tapos yung mga stages for clinical trials. Tapos, nag-inject na tayo? Mali po yun. Okay, no? Can you clarify that procedure? I wanted to answer that. Kaya lang, out of court is ito, Secretary Duque, minarapat ko muna ang kausapin siya before sagutin yon. Kung wala pa po ang phase 3 clinical trial at hindi pa natapos, sana hindi nagbigay ng permit ang Food and Drug Authority. Mm-hmm. Yung phase 3 kasi, clinical phase, yung phase 3 kasi ng trial, dalawa yan. Merong active phase, phase 3A, meron namang hospital phase. Mm-hmm. Yung 3A, yan po yung safety and efficacy. Ito namang hospital phase, yan po kung meron kang additional benefits that the vaccine can give. Now, the vaccine was licensed in 19 countries after the December 2013 disclosure nung kanilang result ng phase 3 clinical trial. So, tapos po ang trial, hindi po siya naging trial. Iba po ang trial, iba po yung public immunization program. Pero dun sa mga nababalitan na rin to, no, ma'am, na sinasabi may mga nabakunahan na hindi dapat nabakunahan, yung may mga sakit dapat hindi binabakunahan, paano yun nakalusot kung talagang pulido yung bigay po ng instruction sa lahat? Yan po eh kailangan tingnan. Kasi when we started the program during my time, no, I think later part of April hanggang June, meron po mga committee ba na nag-handle. I think the problem started when there was a succession in office. Nagkaroon kasi ng atras-abante. So the people working on the grounds were doing it na parang, o sinabihan kami ihinto, pero wala namang documents. O sabi naman dito ituloy, so hinto, tuloy. The structure, and then they shifted to a community-based immunization program. Yung nasa community na pwede, yung iba sabi nila kinakatok daw sila. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero ang totoo po kasing protocol, eh, dun lang sa school. Mm-hmm. So kung i-expand mo siya, it will be to other schools. So dun po nagkaroon ng problema. Okay, pero talagang nagka-problema dahil may mga nabakunahang hindi dapat. That's why it will also be good for Secretary Ubiel to explain, eh bakit niya binago. Mm-hmm. Alright. Sa tingin niyo ho, sa matagal-tagal na din na nakikita namin kayo sa Senate Blue Ribbon Hearing, ano, nagiging patas ho ba o nagkakaroon ba ng pagbibigay po sa inyo talaga ng fair chance to explain your side dito po sa isinasagawang hearing? Ang hindi po patas yung timeline because the timeline being shown was the timeline presented by Secretary Ubiel which was refuted by her Integrity Management Committee. Mm-hmm. Kaya nga mas maganda na po magbigay na kami ng aming mga dokumento and timelines para naman po makita yung katotohanan. Now, siguro kanyang-kanyang style po yan, no? Depende po sa nag-handle ng hearing. We just respect the process. And we welcome the shift to the courts because it will be a venue wherein we can present all documents and it is a venue where I firmly believe myself and the DOH career officials will be vindicated. Mm-hmm. Okay, so ready ho tayo sa lahat ng mga kailangang dokumento. Ready lahat po kami. Yan. Ready po. Ma'am, para dun sa mga magulang ano, na nangangamba pa rin dahil alam natin yan, miski yung ibang mga bakuna na apektuhan na rin daw, base na rin ho yan sa mga balita recently, ano po ang nais natin masabi sa kanila? Nananawagan po kami sa mga nanay. Kasama na rin sa aming mga kasamahang doktor. Let us support the call for sobriety. Hindi po ito panahon na patuloy nating tatakutin ang mga nanay at yung hysteria at panic, dapat po mahinto. Ang sinasabi po ng disclosure, first 2 years kapag ikaw ay hindi pa nagka-dengue, protected ka pa rin. But on the 3rd year, nawawala ng bisa ang bakuna at pwede kang magka-dengue. Yun po ang sinasabi. Pero dun sa iba, highly protected, patuloy pa rin po natin ang paglilinis. Thank you very much, Secretary. Dating Health Secretary Janet Green. Ma'am, kami po ay napapasalamat for your time. Thank you. At susubukan din po namin kunin syempre ang panig ng Senate Blue Ribbon Committee at iba pang nabanggit na personalidad. Kaugnay pa rin po yan sa mga naging pahayag ni dating Health Secretary Green.